maaaring tama yung PAW at saka yung PSA because you were born in 1944. At the time, kayo ay govern ng ating Civil Code of the Philippines. At considering na ang inyong magulang ay merong marriage, merong pre-existing marriage. In short, you cannot be considered as a, although illegitimate kayo, dahil may legal impediments na magmarry ang magulang ninyo, that means you cannot be considered as a natural child by legal fiction. So hindi ninyo maaaring gamitin yung surname ng inyong tatay, no? Because the hindi po kayo may consider under the labor under the civil code as a natural child by legal fiction. Ibang usapan yun kung kayo pinanganak, no? After August 3, 1988, kung saan ay effective na ang Family Code of the Philippines. Kasi under Article 176 ng ating Family Code, ang isang, as a rule, ang illegitimate child, no, will use only the surname of the mother. Except yun, kung yung biological father ay nirecognize yung anak. Paano i-recognize? It could be by in writing, no? Halimbawa, nagpirma si father mo doon sa birth certificate mo or nag-execute ng affidavit or any form of private writing na kinikilala ka niya. Under the family code now, kung kayo pinanganak, at the time effective na yung ating family code, at nagpirma si father mo na affidavit authorizing to, dalawang affidavit yan, ha? Affidavit of acknowledgement and dalawa, affidavit authorizing the use of the surname. In this particular case, pwede po ninyong magamit yung surname ng inyong tatay. Okay? Now, doon naman sa issue ng legitimation. Ito pong legitimation ay ito pong proseso po ng ating batas, no? Whether under the Civil Code of the Philippines o ito man sa Family Code, wherein an illegitimate child, no, who was conceived, no, unborn at the time na walang legal impediments yung biological parents na makasal, okay? Pero pinanak sila. And then thereafter ay nag-asawa sila. At nung nag-asawa sila, wala ring legal impediments at the time na magmakasal sila. In this particular case, yung pong kanilang anak, no, although illegitimate siya pag nung siya ay pinanganak, but kung nagkaroon ng legitimation, ibig sabihin, nagkaroon ng marriage, okay, ay yung anak na illegitimate, retroactive po from the time of birth, ay considered siya na legitimate. Ito yung proseso na legitimation. In this particular case, hindi na po kailangan pang pumunta sa korte yung bata, no, para ma-recognize siya as legitimate child. So pag by the process of legitimation po, okay? So ang bata po ay merong kaagad na karapatan, hindi lang na gamitin yung surname kundi lahat ng karapatan bilang legitimate child. So ito po ang ating tatandaan, ho. So, yun po ang proseso ng legitimation na hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Saan po ito gagawin ang proseso? Diyan na lang po sa level ng ating Civil Registrar's Office through the Philippine Statistics Authority. Kasi po, yung ating Civil Registrar ay under po ng sangay po yan, ahensya ng ating PSA. So dito po sa ahensyang ito, na lang gagawin po yung proseso ng legitimation. So sana nasagot natin ang inyong katanungan. At well, I'm sorry na hindi niyo ma-avail yung benefits ng ating Family Code as amended kasi nung nagkaroon kasi tayo ng amendments dito sa batas natin, eh this only took effect on August 3 of 1988.
Sana nabigyan namin kayo ng kasagutan o katugunan sa inyong mga concerns. Maraming salamat. Yan po ang ating paksa sa episode na ito. At ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating po natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkos, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.